Mga kalapatids, minsan na-overwhelm ako pag nakikita ko o nalalaman ko sa iba't ibang lugar yung magandang performance ng ibon na galing sa akin. Countless na po yung mga achievement. Hindi naman ko na po masyadong sinasabi sa inyo. Unang-una, dati hindi po ako nagpe-Facebook. Yung Facebook ko, around magta 2 years pa lang siguro. And hindi naman po kasi ako nag-breed para magbenta lang ng ibon. So, pero gusto ko sa inyong ibigay kung ano nga ba yung pinagmulan ng mga ibon ko. So, yung ever popular na ibon ko is yung Andre Litar. 1983 po, nung magpundar kami ng ibon. Ang partner ko po rito, si Rodolfo Boygan, which is kasama ko kasi lumaki po ako sa bayan ng Malabon, sa Malabon City. So, taga-Dampalit po siya. Kasama rin po namin si Mr. Michael Rodriguez. Naka-base na po siya sa US ngayon. Then, ako po. Silang dalawa po, taga-Dampalit Malabon. Ako po, taga-Santulan Malabon. So, kami yung magkakapartner nun. At that time, hindi pa po ganito ka-popular yung pigeon racing. So, nag-umpisa po kami. Ako, around mga 1986 ako na nag-umpisa mag-race. So, mag-race ako ng 1986. Masarap po yung race namin kasi pagdating po ng ibon, tatakbo mo kung saan dapat itakbo dun ka o orasan. So, uso po noon yung mga barangay races. So, pag piyesta, halimbawa sa Santulan, piyesta, may magpaparace ng kalapate. Pero ang laban po noon, parang tanda ko, pinakamalayo Pangasinan. So, ang madalas, Dao Pampanga lang. So, Dao Pampanga to Malabon. Siguro, wala pang 1 hour, lilipa rin ng ibon, around mga 50 minutes, gano'n. So, uso nun, takbuhan. Then second, nung dumaon, palitan kami ng bantay. Kung tatlo kayong kasali, yung bantay ng isa, bantayan ka, ikaw naman, bantayan mo yung isa. So, bantayan lang kayo. Ang problema, pagka yung ibon namin, number 1 champion, 1 to 10 amin lahat. So, kawawa yung bantay namin, baka hindi mo binantay yung maigi, mga ganun. Baka naman kakutsaba ka niyan. So, yun yung mga dati na races. So, yung mga ibon namin noong 1983, pinundar namin, galing po ito kay Posesi ng Valenzuela. Natutuwa nga ako, siguro around 2 to 3 weeks may nag-PM sa akin na apo daw siya ni Josesi. And nagtatanong siya ng mga ibon ng lolo niya. Ang sabi ko sa kanya, pumunta ka sa akin, bibigyan kita. You don't have to buy it. Pero may pandemic, so siguro kaya hindi pa siya nakapunta sa akin. Natutuwa ako kasi gusto ko talagang makausap yung around. Hindi ko kasi masyadong nakilala si Josesi. Pero yung ibon niya, napakaraming bagay na yung nagawa para sa kay Paring Boy, kay Paring Michael, at saka sa akin. At sa lahat ng mga gumagamit ng ibon ko. So, 83, then year 2020 na tayo ngayon, 20 years plus 17 is 37 years ang nasa akin. Hindi po kasi ako juicy sa ibon. Pero hindi po ako basta-basta nagdadagdag ng ibon. Ang ginawa ko po sa mga ibon ko, every 9 years lang ako nagpapasok ng line, ng ibang line. Pero yung foundation ko, which is yung Andre Litar, hindi po nawawala yan. So, 86 ako nag-start mag-race, 1995, noon ko yung that time na nakilala ko yung Soliman Brothers, si Kuya Do at saka si Kuya Sunny. Si Kuya Sunny, isa sa mga pioneer ng races sa Saudi Arabia. So, yung mga ibon na binibili nila from Europe, papadala sa Pilipinas, kaya nagkaroon ako na access sa
Milliman, Horman, Janssen, and other mga bistrate, and other lines, na at that time, wala pa tayong ibon na ang ilan, siguro ilan lang yung mga taong merong mga imported na ibon. Pero kami, mapalad kami, hindi kami masyadong gumastos, na nagkaroon kami ng ibon. Then, 2004, napunta na ako, 2002 ako nalipat dito sa Montalban, may nakilala naman ako na foreigner sa area na to. So, I got one bird na hanggang ngayon ginagamit ko pa. And then, 2013, si Aris Manansala, meron siyang ibinahagi sa kanya, sa akin. Then, yung kasunod dun is 2022. I'm planning to get red na litter. Pero, nagkaroon ng pandemic, baka lumampas na 2022. Pero, I'm sure na may papasok sa akin na red na litter. So, ano ba to si Andre Litter? Si Andre Litter po, siya yung unang-unang car winner sa Europe. Ang pangalan nga ng loaf niya ngayon is nung that time is Rolls-Royce loaf. So, dito sa Pilipinas, bakit sa akin gumagawa siya, hindi nila to kilala before eh, yung Litter lines. Bakit gumagawa? Kasi yung Andre Litter, ang ugali niyan, matyaga. Matyaga yung umuwi eh. Yung tiyaga niyang umuwi, kailangan bahagi na mo rin ang tiyaga mong mag-alaga. Bakit? Ang problema sa Andre Litter, mailap siya. Kung hindi ka matiyaga mag-alaga, pwedeng dumating yung ibon mo na hindi papasok sa loob mo yan. Pwedeng dumating yung ibon mo na pagdapo, lilipad uli. At pwedeng inakay pa lang, mawala sa'yo. So, kailangan mo yung tiyaga. Madalas ko may experience yung inakay, mga inakay na yan, pag lumipad, nagulat. Asahan mo na, mag-aantay ka ng 3 days bago magbalik yan. Pero pag uwi niyan, super titibay na niyan. Yung Andre Litter, common na yung small and medium size. Maliliit siya, napangit na ibon. Common sa kanila yung pearl eye, yung sinasabi nilang pearl eye. Light yung kulay ng mata nila. Ano pa yung nagustuhan ko sa Litter? Siguro, achievements nila. I got, if I remember it right, 2014, lima lang kaming superset winner sa PFC. 2015, although 31, pero superset winner pa rin ako. And just recently, last 2019 sa MMFC, si Red Smasher, half litter yun. Lahat ng nilalaro ko kasi half litter. So, and countless, sa Zambales, karamihan ng mga nananalo doon, may line ng litter. Sa Samar, dalawa na yung nabalitaan ko na winner ng motor. And other areas. Bakit ko si binabanggit o kinikwento sa iyo yung regarding sa litter? Meron pa ngang 2003 sa NRPC, solo winner siya. Litter yun, alaga ni Paring Wani. Bakit binabanggit ko sa inyo regarding litter? Bakit tumatanong pa rin ako ng utang loob kay Osesi? Eh, napakatagal na, 1983. Kasi, yun yung nagiging kulang sa mga panchier. Yung mga panchier ngayon, ang unang hinahanap, winner. Yung nanalo, yung finisher. Yun yung una nyong hinahanap. Sino yung popular? Sino ba yung kilalang-kilala ngayon? Doon ako. Then next year, bago na naman yung champion, kukuha uli siya. Nakita niyo ako every 9 years. And, hindi ko din i-discard yung una kong ibon. Sana ganun din. Pag nagpunta kayo ng ibon, lifetime nyo ng alaga. Hindi ako naniniwala hindi nyo kayang pagawain, kailangan lang malaman nyo kung ano yung lakas ng ibon nyo at kung ano rin yung kahinaan nila. Kailangan meron kayo parehas nun.
Then, kayo yung mag-develop ng sarili nyong line. Kung mag-uumpisa kayo sa 2020s na ibon, compared to 80s na ibon. Yung 80s na ibon, iilan lang yung linyang nakapaloob dyan. Karamihan yan, nakalock na yung jeans yan. Kung mag-uumpisa kayo sa 2020s na ibon, napakaraming nakapasok na linya dyan. Magulo na po yan. So siguro si Litar, mapapasa ko na dun sa mga anak ko, although sa mga anak ko kasi walang mahilig sa kalapate. Baka sa apo, pero yung Litar, hindi na po mawawala dun sa, naka-attach na nga sa name ko yan eh. And kanina nga, napakaganda nung news na napadala sa akin ni Paring Len. Hindi ko elaborate sa inyo. Pero isa sa well-known fancier ang nagka-interest with Litars. So, sa inyo mga kalapatids, siguro iwanan ko tong payo na to. Try nyo yung mga Litars. And kayo na yung mag-develop. Dito kayo mag-umpisa mag-develop ng ibang linya na pwede nyo ipangalan sa sarili nyo. Although ako, hindi ko ata balak yun. Contento na po kasi ako sa Litar Cross to Other Lines. Kasi natutuwa na ako sa performance nila. Sa ibang areas nga, ang nangyayari, nagiging 25% na lang yung Litar pero kumikilos pa din. So, mga kalapatids, yung istorya ng Litar, 83 to 2020, napakadami na. Siguro, kung i-document natin, makagawa na tayo ng isang books. Kayo din sana, yung hawak niyong ibon, lalo na yung mga nagsisimula ngayon. After 20 years, meron na rin kayong kinakwento. Like sa istorya ng Litar. Hindi yung ngayon madaming marami nang nakakilala sa Litar, kaya marami na rin may alagang Litar. Pero I doubt it kung lahat to is Andre Litar. Mga kalapatids, bigyan ko kayo ng ilang mga papakita ko po sa inyo yung ilang ibon na connected with Andre Litars. So, ito isang blue bar na Andre Litar. Makikita nyo naman may edad na siya. Siguro around mga 10 years na siya. 2011, if I remember it right. So, kung makikita nyo, medyo pangit na yung itsura niya. Pero nung bata to, maliit yung ilong niya, maliit yung eye wattle. Blue bar na Litar po to. So, malapit nang magretiro to sa serbisyo, pero hanggang ngayon po, nagagamit. Kung makikita nyo, medyo mapula yung mata niya, ay yung tuka niya, kasi may anak po to ngayon. May anak pa siya. Pagbata sila, ganito, although ito, malamang hen eh. Pagbata sila, ganito yung itsura nila. Super pangit. Then, common na sa Litar yung may puti. So, minsan may lumalabas na maraming puti, minsan wala, pero yung pinagmulan nila kasi may mga ilang akong parches ng 80s na may mga puti. So, isa nga sa mga nabasa ko, yung half ng kaluluwa lines ni Sir Benito Goque ay galing din kay Osesi. So, may possibilities na may mga ginagamit siyang ibon na kalinya din ng mga gamit ko na Andre Litar. So, isa lang kasi yung pinanggalingan. And what a coincidence, no, yung nabasa ko, 1983 rin niya to na purchase. Ito, medyo developed na siya kasi around 8 months na siya. Pero hen din siya, checkered naman siya. Pero kung mapapansin niyo yung mata niya, light yung kulay or yung tinatawag natin ng mga pearl eye. So, maliit din siya. Karamihan kasi ng Litar is small and medium. Small medium. Pero kung makikita niyo yung build ng katawan niya,
kumahawa kanya to siya, nyo po siya, makikita nyo yung tibay. Although itong mga to is hindi napalipad ng maayos. Kasi hindi po ako nagpapalipad ng hindi ako magre-race. Lahat po nung pinapalipad ko, pag i-re-race. Pag hindi i-re-race, hindi na po lumilipad sa loop ko yan. Ang problema ngayon, wala po akong pliers loop, kaya hindi ako makapagpalipad. Halos magkaedad po sila. Pero kung mapagtatabi ko sila, makikita nyo parehas yung itsura niya kasi editar din to. Kaya lang kung makikita nyo yung kulay niya black checkered. Pero mapapansin nyo, nandun pa rin yung hinahanap natin sa isang ibon. Firm yung eye niya, proportion yung katawan niya, yung buntot niya one piece. At kung makakatayo siya, makikita nyo na apple type siya. Although may mga litar ako ng mga pangit yung itsura ng katawan, pero sensitibay din yung mga ganito. So siguro ang matibay sa kanila yung utak nila. Ito po, medyo may edad na rin. Pero kung mamaya mapag susunod-sunod yung makikita nyo na halos isa rin yung itsura nila. Pero yung mata niya hindi siya masyadong light. Hindi ko alam kung hanggang ngayon pa rin, pinag-aaralan ko pa rin sila eh. Baka meron pa akong madagdag dun sa galing nila. So, minsan, yung mga pagtapos ng pandemic, pwede naman kayo pumasyal. Pero wag yung ibon ko pasyalan yung ako. Kasi, yung ibon ko nandyan lang. Ako, marami pa ako sigurong pwedeng ibahagi sa inyo. Yung videos nga, ang alam ko, uy, nagawa ko na lahat, pero from time to time, nakikita ko napakadami pang pwedeng i-discuss para sa inyo. At patuloy po ako nag-aaral para sa inyo. Yung Andre Litar, isa lang sa pwede kong ibahagi sa inyo. Pero yung natutunan ko sa pag-iibon, yun yung mas malaking pwede kong ibahagi sa inyo, mga kalapatids.